So sabi po ni Chiamame ay kaya hindi niya gustong isama sila Amir at si Vivian. Hindi sa gusto, hindi sa ayaw. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So ngayon po ay hapon na dito at mag-i-start po ng feeding program pamaya-maya. So mami naman yung mga tao nagpupunta rito kung sino lang ang gustong pumunta. So parang ang hirap na ibalik yung kagaya dati na masaya kapag may feeding program, mga ganun. Pero sabi ko nga ang dahil sa mga nangyari, di ba? Alam niyo naman yung mga nangyari. So antayin na lang natin pagka naging humupa na yung lahat at saka talaga ulit tayo magpa-feeding program na yun talagang maramihan yung ating ipinapakain. So for the meantime, kung ano lang yung iniluto ni Chesersa o ano man yung nadala ko, yun na lang. Kung may pupunta, pumunta. Hindi kagaya dati na nagtatawag pa kami. O, tapos tatawagin pa nila misma. Ganon po kadalasan mga amigo yung nangyayari. Kaya, nakakasama ng loob ka. Kasi parang sabi nga sa comment, puro plastic naman kay mga tao dyan. Sabi ganon, tapos pinoproblema mo yung mga bata. Ganon. Ang dami na dami mga comment. So, kung iisa-isain ko po sa inyo, napakarami po. At nauunawaan ko po ang lahat. So habang nagbabasa po ako ng comment mga amigo ay ito yung isa sa na basa ko na gusto kong sagutin mga amigo at gusto kong pipag-usapan namin ni Tia Cesa. So sabi po ni basahin niyo po mga amigo, pero ang sabi po niya ay sabi ni MC at MCM 1446, kawawa ang mga maiiwan anak ni Tia Mame. Iba ang mga nanay na titingin sa kanila at sa sana bago umalis, maayos yung lupain niya at wala na maging problema. Sabi nga nun. So, sabi, kawawa daw yung mga. At sabi niya ay, at pati yung visa nila, dapat ma-apply na kasi student visa kukunin nila sa Pinas. So, ayan. Yun po ang comment niya. Pinag-uusapan namin ni TSS ayon. At ang pinag-uusapan namin na, total may passport na si Vivian tsaka si Amir, bakit hindi bakit ayaw mo na pumunta si Vivian tsaka Amir sa Pilipinas? Yun ang sabi ko. Sila lang naman ang iintindihin mo kasi medyo okay, malalaki na sila, nag-aaral na, pero bakit ayaw mo na papuntahin si Vivian tsaka si Amir? Yun ang sabi ko kay Tia Celsa. So yun nga, dati 'di ba, sabi nga noon si yung Isla Beverly, maiiwan sila Mamud, yun, aawa kayo, pero kasi ang anak nila talaga ni Chema Mae. Sila misma, si Sophie, si Alima, ayan. Tapos si Vivian tsaka si Amir, yon talaga kailangan din talaga na pumunta rin sila sa Pilipinas at para ma-guide ko rin yung mga bata na ito. At kanina kausap po si TSS at sinabi ko yon. Sabi ko, "Chamame, ano ang reason bakit ayaw mo na si Vivian at saka si Amir pumunta ng Pilipinas?" Sabi ko, may passport naman na. Chamame, no, tu sabi, no, otro dia, Amir, no, coge tu telepono, sin avisar, sin pedir, no, esto mal, no está bien. Después mandar a esto de telepono de escuela. Después a robar, no. ¿Ahora tu coger o no? ¿Tú has visto su mano? No. Cuando Amir va a venir, llámale. Ajá. Yo hablar, pero tú no cogerá. Yo no cogerá hasta ahora, yo no he visto más. Okay. Ayun po mga amigo, hanggang ngayon pala hindi pala nakukuha yung telepono ni Chema Mae at nanakaw ng kaklase ni Amir. Kasi yun po. So, yun yung isa sa aking concern kapag ka naiwan si Amir dito at saka si Vivian. Baka mamaya ka ako ay maging salbahe. O ano mangyari sa kanila. Kasi medyo bata-bata pa. Chamame, no, cuando Vivian y Amir está aquí estudiar, ¿va a ser problema o va a ser salvaje cuando tú no estás aquí? ¿Qué tú puedes decir esto? Sí, yo no sé, no van a estar informados, no van a estudiar bien, porque no va a tener nadie para hablarle, para controlarle. Mm. Va a estar así, subiendo, vagando, no va a ser persona bien. Ayun. So, ang sabi ni Tia Cesa, hindi rin makapag-aral siguro mabuti. Kasi nga, syempre, wala siya rito. Wala magsasabi sa kanya sa mga bata. Pero, Chamame, Vivian, Amir, también, hacer salvaje cuando tú no estás aquí.
Sí, cuando yo no estoy, ellos van a saber que no estoy. Ajá. Pero no van a tener quien le va a hablar para guiarle, para enseñarle así. Yo quiero pasear. Pero Elvis está aquí. Sí, Elvis está. Ah. ¿Quién va a cuidar a Viviane y Amir? Elvis. No van a tener buena educación. Posible van a empezar a pasear. Cuando va a subir un poquito, va a empezar a fumar, andar por la noche, así. Ah, sí. So, sabi niya, ando daw, baka hindi na mag-aral mabuti pag yan dito. So, sabi ko kay Chiselsa, kung hindi naman makapag-aaral mabuti si La Amir at si Vivian, eh bakit di pa namin isama sa Pilipinas? Kasi yan también he pensado. Porque yo he pensado, cuando yo he ido a tu país, tú gastar mucho dinero. Yo he ido a Puerto, mucho dinero, no 10,000 ni 5,000. Ahora, llevar todo eso, niño, es mucho dinero, por eso he pensado, voy a llevar 3. Después, otro año así, yo puedo venir a coger a Mir y Vivian, porque llevar todo es mucho dinero. Pero yo no puedo mentirte, es mucho dinero. Tú tienes tu mujer, mira, es mucho trabajo, mucha responsabilidad. Ahora tú llevar otra familia más es responsabilidad, no una persona. 5 personas más, yo 6 van a comer, vestir, escuela, todo eso, mucho dinero. Mucho dinero, de verdad. So, sabi po ni Chamame, kaya hindi niya gustong isama sila Amir at si Vivian. Hindi sa ayaw niya. Pero, marami na rin po akong responsibilidad kapag kadinila ko sila dito. Ilan po sila, di ba? Si Alima, si Misma, si Sophie, si Chamame. Ilan lang, ang dami ko na responsibilidad. And then, may pamilya din daw ako. So, yung pamilya ko pa, responsibilidad ko. Tapos, madadagdagan pa. So, nahihiya si Chamame, madalit salita. Kaya, sa kanya, okay naman daw na isama. Pero, ano nga ba ang magagawa kung hindi sa ibang taon na lang, sa ibang pagkakataon na lang isama si Amir at si Vivian. Pero, yun nga, nahiya kasi talaga si Chamame. Nahiya si Chamame. And then, syempre, yung budget nga kasi, sobrang laki na ng nagagastos. At sa akin, nasabi ko naman na sa kanya na sige, okay lang naman sa akin. Pero siya mismo ang umayaw. Kasi yung gastos ang hindi niya talaga maano. Dahil nga malaki na, sobrang laki. Pero may passport naman na talaga kasi. So sabi ni TSS, maraming mauubos sa pera kapag kasi naman pa si Vivian tsaka si Amir. Siyempre pagka nagpunta ron sa school, sa pagkain, sa mga medicine ko kapag ka nagkasakit yung mga bata, lahat daw po ay responsibilidad ko. So hindi po pwede na lahat ay akuin ko na. So yun ang sabi ni TSS. And then siyempre yung ticket nga naman eh mahal na. Tapos dadagdag pa yung dalawa. So, ayun, kasi napag-usapan na namin yung TSS yan nung mga nakakarang araw pa. So, sabi ko, Chamame, meron naman ng passport si Amir tsaka si Vivian, bakit hindi natin isama pa? Sabi ko gano'n. So, sabi niya ay antayin na lang natin kung ano magiging buhay, sabi niya. Nahawa kasi ako, baka mamaya mapariwaray buhay dito, yung gano'n. O yung baka hindi pumasok sa school. Nakaplano naman na lahat, pero nandito naman siguro si Elvis para i-guide yung mga kapatid niya. So, tingnan po natin. Sana magbago pa isip ni Chamame na si Amir at si Vivian makasama rin natin. Kasi sayang yung pagkakataon na mayroon na silang passport, pamasahin na lang. So, hindi nga talaga biro, napakamahal ng pamasahe. Ang dami nila, marami sila. Pero kayo po mga amigo, kung kayo po ang tatanungin ko, ano po ang maisasuggest nyo, ano po ang masasabi nyo? Dapat po ba na isama ko si Amir, si Vivian? O hayaan natin kung si Chamame ang decide na mag-antay? Iba talaga si Chamame mag-desisyon. Hindi talaga makasarili. Iniintindi rin niya yung kalagayan ko. Kasi malaking ang responsibilidad ang aking aakuin sa Pilipinas pagka pumunta sila. Pero sa akin naman, alam ko na susuporta kayo sa akin at saka lalo-lalo na sa mga anak ni Chamame. Kaya sabi ko kay Chamame, willing ako kung ano man yung magiging decision mo dahil lahat ng ito ay sa'yo nakasalalay ng decision.
So, yun ang sinabi ko kay Tia Celsa. Na kung gusto niya, sumabay na si Vivian at si Amir. Sige, gagawin natin ng paraan. Pero, Chamame, Amir, ibibiyahin kayo this year. Nadia? No sé. No sabe. Son niños, ellos no pueden decidir nada. Pero no hablar a mamá, yo quiero ir ahí, mamá. Sí, todos ustedes quieren ir porque saben que, como Amir así vivían, la edad que ellos tienen ahora, ellos son hombres, niños, no son como niñas. Sí, sí, sí. Niña puede ir 20 años, 25, niña de Filipinas no como aquí. Niña de Filipinas tiene mucha diferencia cuando grande. Pueden ir ahí así, pueden tener marido, mujer. Puede, pero niños, cuando van a ir ahí, van a tener una buena educación. Van a estudiar una buena carrera y van a trabajar. Van a tener su futuro bien, más que aquí. So, yun po, sabi ni Tia Celsa ay iba daw po kasi mga tao dito. Siyempre, yung kagaya ni Vivian tsaka ni Amir, kailangan na magandang future. Ngayon po kasi si Alian ay nababarkada po. Gusto niya ng ganun lang, barkada, tapos magtrabaho, tapos kung mag-aaral, kung hindi, hindi. Ganun. Kaya sabi ni Chamame, kung si Vivian at si Amir ay magiging kagaya ni Alian, ano magiging future? At alam niyo naman po yun, kung ano yung sitwasyon dito sa Equatorial Guinea. Kaya ang sabi ko kay Tia Celsa, isama na natin kung gusto mo. Bakit gusto mong maiwan pa yung dalawa na dito? Mag-iisip ka pa, sabi ko. Pero pag nakasama mo si Vivian tsaka si Amir sa Pilipinas, automatic yun, wala kang iintindihin. Si Sandra malaki na, si Alian malaki na yan, pero si Vivian tsaka si Amir ako, kailangan pa nila ng suporta at kailangan pa nila ng kailangan nila na i-guide pa. Yun ang sabi ko, mga amigo. So, isang reason lang naman ang sabi niya, dahil sa marami na akong nagastos. Yun po ang sabi ni Tia Celsa. Ang akin naman kasi ay sabi ko dati kay Chamame, lahat sila gusto kong papuntahin, hanggang si Sandra, si Mahmood, si Lorena, si Nena, si Elvis, yan, yung mga anak niya, gusto ko lahat talaga mapunta ng Pilipinas. Pero si Chamame ang laging pumipigil sa akin, ang sabi niya, unti-unti, hindi po pwedeng lahat. Unti-unti at hayaan muna na maging okay kami doon, makapag-adjust sa lahat ng bagay bago makapunta yung iba kong anak sa Pilipinas. So, kahit ako sinabi ko yan ka mga anak niya, lalo-lalo na kay Sandra, kasi si Sandra po talaga nag-aaral mabuti. So, ayun po mga amigo, gusto ko lang po malaman kung ano po yung inyong sa loobin tungkol po dito. Aabang ako po mga amigo ang inyong suwestiyon, ang inyong comment, at sana po maliwanagan din po si Tia Celsa na dapat talaga ay makasama namin yung mga bata. Kasama namin si Vivian tsaka si Amir. Dahil para sa akin, mas maganda na yung alam nating mangyayari, maging advance tayo. So, yun din ang aking pananaw eh. Baka ako, kung ano mangyari sa kanila dito eh. Kasi si LB, siyempre, di ba, binitrabaho din yun. So, bahala si Vivian tsaka si Amir, marunong magluto, kaya nila sarili nila. Pero yung barkada, yun po ang siguradong hindi okay. So ayun po mga amigo, salamat po sa pagdating video na to at God bless po. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Salamat po. Share niyo po ang ating video mga kababayan ko. God bless. Share niyo po sa Facebook, Pinoy Equatorial Guinea. At mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Thank you po sa pagsuporta niyo at abangan niyo po kami sa Pilipinas mga kababayan. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.